Susunduin namin, thank you. Susunduin namin si Tito Bicong at saka si Ma'am. Si Doc Milan ng cassava cake. Try it, Doc. Nagising siya ng 12 o'clock. So, the breakfast. Kathleen, we bought some clothes for Kathleen, right? Pwede mo yung suot sa, ano, sa attendant natin. It's fit siya, no? It's very, ano, good quality and affordable yung price. So, papakita. Kasha naman, no? Yung white, suot mo na ako. So, sinusuot ko na yung mga dress. So, parang pinang-araw-araw ko. Pretty. You can wear using, ano, using it's shorts on. Oo, 11 grade. Grade 11 na pala. Milan asked me to go and cook some masala pa. So, maghahati na ako ngayon ng mga vegetables, guys. Medyo nahihirapan lang ako sa mga pagkain dito sa Pilipinas, yung mga pagkain ni Milan. Kasi, kagaya nito, yung mga okra, kailangan ko pang piliin yung mga bata-batang okra. Kasi yung ginagamit namin sa India, mga bata-batang okra, pero yung mga laging binibili at binibenta dito, mga matatanda na, so medyo mahirap lutuin kasi rough. Tapos iba-iba yung ginagawa namin pagkain nga, kasi iba yung kinakain ni Milan at saka iba yung kinakain ng mga kasama ko dito sa bahay. So ako yung gumagawa ng pagkain ni Milan. Yan ibang tao yung gumagawa ng pagkain namin dito sa bahay. Kasi yung morning routine ko, guys, pagkagising ko, gagawin ko na yung vlog ko, i-edit ko na. Kasi kung hindi ko pa i-edit habang tulog ang lahat, hindi ako makakapag-vlog ng maayos. Kasi gising na sila and may mag-iingay. So, pagkagising ko, tatapusin ko na yung YouTube video ko. Pagkatapos kong matapos yung YouTube video ko, tsaka ako magluluto ng pagkain ni Milan and magkakape. So, pagkatapos nito, maliligo na ako and around that, gising na si Milan and paghahanda ko na siya ng breakfast niya. So, yung chai, ganun, pagluluto ko na siya. Once na maluto ko na yung chai niya, sasamahin ko lang siya ng kaunting oras. Pagkatapos, mag-i-edit na ako ng video ko sa Facebook. And then, mag-shoot na ako na naman ng video for the next days. So, ganun lang usually yung mga ganap dito sa bahay. Every day. Tapos, kung merong mga ganap and mga kailangang lakarin, hindi ako makakapagluto na ng pagkain ni Milan. So, papakain ko sa kanya yung Filipino food na makakain niya. Ganun lang. So, nahati ko lang itong mga vegetables, itong mga binda. Eh, napakalaki nitong patatas. Mahal din yung patatas dito sa Pilipinas, guys. So, feeling ko, kukontiin ko na lang yung binda para hindi masayang itong patatas. So, ayun, balitaan ko kayo mamaya. Tapusin ko lang itong ginagawa kong pagluluto. So, ayun, nandito po kami sa palengke and sinusundo namin si Mommy. Hello po! Kamusta? Ayan, o. Ay, mag-hi kayo tayong mayabay kayo aking vlog. Nagpa-picture na sila and bumili lang ako kanina ng chalice kanina para kasi nagigating yung shorts ko. Hi, Ma! Tapos na. Hello! Mag-hello kay Te! Mayabe ko aking vlog. Hello! Congrats, guys! Saan po? Congrats saan? Puntos ka na. So, bumili din ako ng ano, ng chalice kanina dun kay Tita. Hello, Tita! Hi! Thank you! Thank you, Lord of Milan. So, pupunta kami. Susunduin namin. Thank you. Susunduin namin si Tito Bicong at saka si Mama. And meron kami mga kaunting trabahong gagawin. So, ayan. Let's go. Ayan, kakain si Doc Milan ng cassava cake. Try it, Doc. It's like, what is made of, Tito? Coconut? Cassava. Sweet potato yata? Parang sweet like potato. Oo, taste like that. With cheese on top. But it's good. Very good. Tasty na. Good. Para sa ulam natin for today, guys, magluluto tayo ng munggo. So, pinapakuluan lang natin itong munggo muna. And then, aanuhin natin siya maya-maya. Lulutuin natin siya. And kakainin din niya ni Doc Milan ngayon.
Ayan, nakauwi na kami dito, guys. Galing kami dun sa bahay ni na Tita Teresa. And here's Doc Milan. Doc, what happened to you earlier? Ma'am. Earlier in the morning. Kokoroko, kokoroko. Yes. What happened? There is so many chicken living beside us. And then I couldn't fall asleep early. And then around 3-4 o'clock, I couldn't fall asleep. And then I was sleepy at 3-4 o'clock. But then the roosters. The roosters are... Until 6 o'clock. And then I did not fall asleep. On the roosters are awake already that time. So, ayan guys. So, we watched a movie yesterday night around... Anong oras? Yeah, until 12 o'clock. Until 12 o'clock. Nanood sila. And then, fall asleep. Hindi nakatulog si Doc. After noon, natulog na ako. And then, after looking and peeing, I saw that the light in here, the terrace, is still it's on. So, I check it. And what are you doing? What are you doing there? I asked. Nothing. I cannot fall asleep. Eddie, I went inside. Chalo, let's go and fall asleep, I said. Let's go and sleep. I said that, right? Mm. And then again, around 5 o'clock, I was looking for you. Where is Milan? And then where are you sitting again? I was sitting outside because I couldn't fall asleep. And then I don't want to disturb her because whenever I'm moving inside the bed, she's always irritated. Always moving. So ayun, Milan fall asleep around 6 o'clock in the morning. So I woke up 12 o'clock. Nagising siya ng 12 o'clock. So the breakfast, he did not eat anymore. Direct lunch na. And then we went to visit some place. Good thing you guys are eating the chicken. Because of the rooster. Kokoroko, kokoroko. Ayun yung experience ni Doc Milan ngayon. Milan, we bought some clothes for Kathleen, right? Yes. And now she is trying it. Let's go and check. Kat, where are you? Let me see. Wow, very ganda. Ay, pwede mo yung suot sa attendant natin. It's fit siya, no? Para okay siya, no? Maganda. Very pretty. You like it? James? Hi. Hi ka pa. Hi. Saan ka pupunta? Pupunta siyang Bataan. Oo. Ay, James, subok mo na rin kaya kapa mo. Bayakam ako. Show them yours also. Go and change me the cat. Pakik mo yung aliwa. So, last time na nagpunta kami sa Zulio, marami akong nakita mga damit. So, binili ko din sila since it's very good quality and affordable yung price. So, papakita nila, susuotin nila. So, ito yung binili ko kay James. Sinuot mo yung kasama ng t-shirt mo, no? Kasha naman, no? Kasha. Yung white, suot mo. Yung isa. Itong suot-suot ko ngayon, guys, binili ko din to sa India kasi ina-expect ko nga na hindi na ako mag-shorts. So, pinagbabawalan na rin ako ng mga tao dito mag-shorts. So, pati si mother-in-law sa India, gusto niya naka-dress na ako. So, sinusuot ko na yung mga dress. So, parang pinang-araw-araw ko na yung mga dress ngayon since wala nga akong mga pang-araw-araw na dress. Ay, ganda! Ay, bagay na bagay. Ay, yung kay kuya, tingnan mo. Ay, Kasha, yun pala yun, James, oh. Lan, look, oh. Looks better, no? Yeah. Ayan, oh. Different than Filipino style. Oo, looks good. Put it still up, James. Put little bit. Make this thing wider. The sleeves. High sleeves. Ayan, very good, very pretty. You can wear using James shorts is very only. Pretty now. You know that t-shirt also is very good. Try another one, Kat. Bagay mo to. Maganda siya. T-shirt. Like she's in 11th grade. Oo, 11th grade 11 ka na pala. Katakala ko grade 10 ka pa lang. Yung mga dress, yung gusto kong suot mo yung dress na isa, yung kulay blue. Maganda to, no? Maganda. Bagay mo. Next. Ito bagay na bagay to. Kat, mas bagay mo to. Ito sa lahat ng mga gusto ko. Ito. Ganda. No, Milan? Very good, no, Doc? No? I'm sitting very ugly. No? Very good, no? Yes. Please. Very pretty. Parang ang Koreana, be. Ganda. Ay, ano pala to, no? Belt pala. I mean, nag-fit pala siya, no? Hi, miss. Can I see your passport? You don't like Filipino. I don't have passport. How not come yet. Did you come to Korea, from Korea to here? Oh, ganda. Very pretty, Kat.
I just teleport. So ayan guys, ginigisa na po natin ang ating munggo. So nakalimutan ko na magbigo kanina. Naglagay na tayo ng oil, meron tayong onion, merong bawang at saka sibugas. Okay na. Okay, eh, meron din tayong kamatis. Lalagay na natin ang munggo once na maluto ito. Okay na to, ma? Ah. Na yung munggo natin, ilalagay na natin sa dito. Ayan. Tapos halu-haluin mo lang siya. Lagyan mo lang sa hug. And lagyan mo lang sa hug mamaya. Pero ngayon, hindi tayo maglalagay na sa hug kasi kakain si Doc Milan. So, ganyan lang siya. Depende sa'yo kung ano pwede mong ilagay. Pwede ka maglagay ng hipon dyan, no, ma? Ayan, may hipon. Hipon. Pwede ka maglagay ng ayan, hipon. I-separate mo na natin kay Doc Milan. I-separate natin yung kay Doc Milan para, ano, para makain niya din. So, ganyan lang siya. Napakadali lang. Pinapakita ko din kasi kung ano yung kinakain namin dito, guys. Salt. Salt din. Tsaka magic syrup. Tara ka, magic syrup yan, ma? Ali, bawas na. Dito kaya, ma. Ano katagal lutuin to, ma? Pagkakulo na. Pag nakuluan, pag kumukulo na siya, pwede na. Okay, o, titikman na ni mami. Ayaw, medyo siya yung mother ko, ayaw magpakita. Little bit salt. Kulang pa daw ng salt. Doc Milan asked me to go and cook some masala pasta. So, namimiss niya yung masala pasta. Ayun o. Nagluto tayo. And over there, these two people. Ano? Anong lasa? Masarap. Anong lasa, Doc? I think you put little bit more chili powder. No, you go and taste it. No, it's anong lasa? Manghang siya? How was it? Huh? Not good? It's good. But not as good as we cook in India. Jali, abe. Kakatapos nga lang po namin kumain ngayon, guys. And nandito na ako sa kwarto. So, nagpapahinga na ako. Kung napansin niyo sa video, konti lang yung mga binili kong pasalubong this time. Kasi, siguro mga before 6 months lang, 6 months lang yung pagitan na naging bakasyon ko nun sa India. And this time, uwi kasi ako ng Philippines nang magbabakasyon lang talaga for pregnancy. Hindi naman talaga naging matagal yung pagitan. So, ang sabi ng mother ko at saka ang sabi ng mga family ko doon, wag na ako masyadong magdala ng pagkain kasi this time medyo matagal yung pagsistay namin sa Philippines. So, yung mga dinala ko lang this time is yung mga pagkain namin sa Philippines talaga. Yung mga spices, yung mga pagkain na kakainin ni Milan. So, yun lang yung dinamihan ko. So, kung napansin nyo, wala din akong dinalang regalo sa mga kamag-anak ko dito. Yung mga binigyan ko lang na regalo na naisabay ko is yung mga damit ng mga kapatid ko. Like si James, tsaka si Kathleen. Pagkatapos, yung ano lang, yung lang mga chinelas na pinabili sa akin ni mama ko. So, yun lang. And yung mga chocolates, actually, marami din ako mga nadalang chocolates nung nag-grocery kami. So, binilhan ko din yung mga bata dito. Pero, hindi ko na sila na-videohan kasi, nung, naalala nyo ba nung birthday ni Jinjin, yung nagkasalo-salo? That time kasi, marami na yung mga, halos kompleto na yung mga kamag-anak ko. So, ang ginawa ko, pagkarating namin, binuksan ko na talaga yung luggage and dinistribute ko na sa kanila para isahang bigayan na lang. And hindi na ba maabala sa pagpunta-punta sa iba't ibang mga bahay since magkakasama na nga kami that time, ang ginawa ko, binigay ko na sa kanila ng isahan. So, nung time na rin na yon, hindi ko na na-videohan yung pagbibigay ko sa kanila kasi sobrang busy na, sobrang maraming ganap, sobrang maraming ginagawa. So, ayun. And today, pinatikim ko kay Milan yung cassava cake. Hindi ko pa mo alam kung ano yung gawa, saan gawa yung cassava cake eh. Pero nagustuhan naman niya actually. Pumunta kasi kami dun sa bahay ng tita ko and dinalhan din namin siya ng merienda. And pinakain na rin kami doon. So, tinry niya yung cassava cake and nagustuhan nga niya. So, yun, walang masyadong ganap today guys. Very normal day lang. And tignan natin kung ano yung mga susunod natin gagawin sa mga susunod na weeks. Kasi nga dahil buntis, hindi masyadong magagagala, hindi masyadong gagawa ng mga contents. So, pure mga bahay contents lang yung gagawin ko kasi nagpunta nga ako dito sa Philippines para nga magbakasyon. And
ayun, malapit lang din kasi yung bahay ng tita ko, so I was able to travel. Lapit lang dito sa ano, magkakalapit-lapit lang kasi yung mga pamilya ko dito actually. So hindi naman ako masyadong nangarag and okay naman, may sasakyan naman. So hindi naman masyadong baku-baku din yung daan. Dun sa bahay ng tita ko, okay naman yung daan nila. So walang naging problema. So ayan guys, I'll see you tomorrow. Yun lang yung ganap for today. Balitaan ko kayo bukas.